Hi guys, what's up? It's Arki and Aileen. Welcome to another vlog. Yes, and today, as promised, sa maraming video na binanggit namin before, ito na po yung araw na gagawin na namin yung video about sa application process namin dito sa Canada. And we came here through study permit and him as my dependent siya. Open work permit naman siya. So, just a disclaimer, this is gonna be a very lengthy discussion. So, mahaba-haba tong video na to. And we will have this in part 1 and part 2 para lang hindi masyadong, you know, maging toxic sa inyo. Yung, maboring kayo. Oo, yung magiging discussion. So, I will try to make this as lively as possible and also to make it as informative as possible since I know you guys are waiting for this. Maraming gustong pumunta dito sa Canada. Kung paano kami nakapunta, i-share na namin sa inyo. And yep. Yes, and before we do that, shout out to Ulysses Pilayo. Yes, he's in Riyadh. Yes. Nagtatrabaho siya sa Starbucks like him. So, hi Ulysses, hope you're watching this. And then yung mga kasama ko sa Starbucks dati sa Saudi rin, kay Hamza. Hi. Kay James, boyfriend. Kay Bunny. Hi Panini. Ano si Joan, si Mubarak, saka si Mahabat. Ayon. So hello guys, I'm sure Sarki missed you a lot. And also shout out to Anton. Hi Anton. So, isa siya sa creator ng mga GC for UAE applicants and aspiring applicants to come here to Canada as an international student. So isa siya sa mga creator. Hi Anton. And madalas niyang sinishare yung mga videos namin. Salamat kabsat. So yun na nga. Let's start. Let's begin with the documents. So, first of all, prior to the application itself, you have to prepare all the documents needed. So, unang-una, mga personal documents like birth certificate, marriage certificate if you're married, mga birth certificate ng mga anak ninyo, all of these documents, dapat galing siya sa PSE. So, hindi na nila ina-accept yung mga lumang birth certificates na galing sa NSO. Dapat PSE na siya. So, yun. Aside from that, kailangan nyo rin pala ng mga work documents ninyo. Yung mga past jobs ninyo, kailangan nyo ng either clearance or employment certificate from them. Kung siguro mga medyo matagal-tagal na mga past 10 years, huwag nyo nang isama. So, within the 10-year period, kung ano, kunin nyo yung mga ano ninyo, isama nyo sa application ninyo yung mga work documents na yon. Kung may mga certificates kayo, awards, isama nyo rin yon. Kasi baka magagamit nyo yon sa pag-apply nyo ng trabaho dito to back it up, right? Yung application ninyo sa pag-apply ng trabaho. So, aside from personal documents and work documents, you have to get your school documents as well. So, high school TOR, high school diploma, college TOR, and college diploma. Now, for those undergraduates, you don't have to worry just so long as you have your TOR. Pwede naman kayo mag-aral dito kahit undergrad kayo. May mga graduate nga ng K-12, lang, tapos pumunta na agad sila dito na sila nag-college. So long as you have all those documents ready na kayo. Another document that you would need is the IELTS. So, with the IELTS, it's a separate discussion all to itself, but to make it short, so you have to get an IELTS, pero depende yun sa school. May mga school kasi na hindi naman required ang IELTS. We will post it on this video kung ano yung mga schools na walang IELTS at saka yung mga schools na may IELTS naman. So with my school, kailangan ng IELTS. There are two types of IELTS. Meron tayong academic at saka meron tayong general IELTS. So, for applying international students here in Canada, academic po ang kailangan natin. But for some other schools, they would accept general IELTS. But I think they're already trying to, you know, change that since we're going to be coming here as international students anyways. And also, with regards to that, may mga required bandwidth yung IELTS natin. So, for my school, for me to be able to get the scholarship, which would be applied on my third term, I would need to get a bandwidth of 6. So, ilan yung nakuha mo? Share mo sa kanila. yung nakuha ko sa academic IELTS sa
Listening, I got a 9, which is a perfect score. So, isa ang mga aim ng mga nag-IELTS usually kapag competitive sila, 8 or 9. Kaya may yung nakakakuha ng 9, super wow, ang galing nila. So, sa listening, I got a 9. Sa reading, I got 8.5. Sa speaking, I got 7.5. Kasi yung napunta sa akin na nagpapatake ng exam is a native speaker from UK. So, talagang medyo nahirapan ako kasi may kasamang, you know, dugudug my heart. Kinabahan talaga ako. Tapos, sa writing, yun yung medyo talagang mahirap. I only got a 6 there, but that's enough for me to get a 7.5 bandwidth in total kapag pag-aanohin nyo, pagsasama-samahin nyo yun. So, I got a 7.5 bandwidth. Galing, ha? Okay na din. Pero I was aiming for an 8 sana, pero I got a 7.5. Now, what's the difference between an academic IELTS and a general IELTS? So, sa writing lang sila may difference. Mas technical ang writing sa academic IELTS kumpara sa general IELTS. Kasi sa general IELTS, you would need to make a letter. Like, as far as I know, kasi hindi ko pa nasubukan yung general IELTS. Parang gagawa ka lang ng sulat-sulat, ganun. Pero sa academic IELTS, you have to interpret graphs, mga flowchart. So, magbibigay sila sa inyo ng graph, ng flowchart, or sometimes a combination of both. And you'd have to make yung interpretation mo doon, kailangan maayos, sakto, at yung English mo, you know, tinitingnan talaga nila yun. So, aside from you analyzing the data, you have to interpret it in a way na business-like yung letter na, yung sulat na gagawin mo. So, medyo muntik akong sumemplang doon. Hindi naman semplang. Pero, yun, I only got a 6. But, I was able to get a 7.5 bandwidth. Now, importante po ang IELTS. Bakit? Kasi, kapag pumunta po kayo dito sa Canada, syempre, lahat naman tayo yung pangarap natin, di ba, Daddy? Syempre. Ma-PR. Kung may chance, syempre, gusto nating ma-PR dito, di ba? Bakit you have to take an IELTS. Kailangan mo pa rin ng IELTS. So, practice din. Nag-review center ako for 3 weeks sa Pilipinas before I took my IELTS exam. So, for the review, it's 3,500 for 3 months. Pero, di ko na tinapos. 3 weeks and I felt like ready na ako mag-take ng IELTS. Kasi aside doon sa review center, I'm supplementing it with YouTube videos. I've been watching a lot. So guys, just an advice, kapag mag-IELTS kayo, talagang kailangan nyo mag-effort. Kailangan nyo talagang mag-review, mag-practice, lalo na sa writing. Minsan mahirap din talaga sa reading kasi comprehension and all. Tsaka timed ang IELTS, guys. Medyo nakakakaba siya kasi may oras. So, aside sa dapat sa review center, nagsa-self-review din kayo. Yun lang. Magkano binayaran mo? Ah, oo. Yung binayaran ko sa mismong IELTS, it's 10,000. And I took my IELTS sa Baguio. Meron din po sa Manila, pero I prefer Baguio since doon naman kami ever since sa Baguio talaga. Doon kami nag-aral. Doon kami nag-aral, doon ako nagtrabaho, doon kami nagkakilala, gano'n. Yun mo nga naman ang swerte talaga. So 10,000 siya. Kaya I strongly advise na bago kayo mag-take ng exam, make sure that you are ready to take the IELTS exam kasi ang mahal, 'di ba? 10,000 'yun. Sayang. Yes, kapag hindi niyo nakuha yung required bandwidth ng school na gusto niyo applyan, hindi mag-uulit kayo, that's another 10,000. Sayang naman po yung pera at saka yung effort niyo. Kaya review talaga ng matindi. So, 'yun na nga. IELTS. Aside sa IELTS, kailangan nyo din po ng NBI clearance. Now, with the NBI clearance, it's only valid for 6 months? Yes, only 6 months. So, make sure na yung NBI ninyo po is valid pa bago kayo mag-apply. What we did is we only applied for the NBI clearance nung ready na kaming mag-lodge. Isa yun sa pinakahuling document na prepare namin bago kami nag-lodge. So, inuna ko muna yung mga madali na lang. I mean, yung mga medyo mag-ano ng time. Like, yung sa school TOR ko nung college. It took me like two weeks. Two, mga 10 business days before I got it. So, yun na nga.
And also another document or isa pang requirement pala is yung picture nyo, the Canadian visa passport size picture. So may specification yung size noon. I'm not sure kung ano yung size niya, but if you go to a studio, just tell them na para sa Canadian visa siya. So alam na nila yon kasi iba-iba po ang sizes ng Canada, Australia, New Zealand and US. So sa Canada, iba din po yung specification ng size nila. So that's for your picture na i-upload nyo or ibibigay nyo sa application ninyo. Now, if you have all of those, you would also have to secure your bank certificates as a proof of fund. Yung capability mo to come here to Canada as an international student. Napaka-big factor po nun. Kasi syempre, kailangan nating i-prove sa Canadian government, sa embassy, sa visa officers, that we have the means to come here to Canada as an international student. Mayroon tayong perang panggastos para sa sarili natin kahit wala tayong work, right? Tapos, meron tayong pambabayad ng tuition. Syempre, dapat, bakit ka pupunta sa Canada ang gagastos ng malaki kung pwede ka namang sa Pilipinas? Yun na nga. So, yun pa lang yung mga documents. Initial pa lang tayo ha. Yun yung mga initial na documents na kailangan po ninyo para sa application. With regards to proof of funds, we will discuss that further into another video kasi medyo mahaba-habang discussion din po siya. Pero just to summarize it, as per CIC website, and you will see the link later on this video, this as per CIC website, an international student applicant must need to at least, not at least, kailangang ipakita mo na you have like 10,000 Canadian dollars na pera mo para mabuhay dito sa Canada for a year. So, yun ang required, guys. Gusto ko lang emphasize, ha. Required po ang 10,000 Canadian dollars na ipapakita nyong pera ninyo para makapag-apply ng study permit. Now, if meron tayong dependent like me, so dependent ko siya na open work permit, that's another proof of fund na kailangan kong is ipakita. So for you, daddy, 4,000? Yeah. 4,000. So for your partner, for your husband, it's additional 4,000 on top of the 10,000 POF. So we call the proof of funds POF. So on top of the 10,000 POF, you have to add another 4,000 for your husband. And if you're gonna bring your kids with you, that's additional 3,000 per kid. Mahal. Medyo mahal na, di ba? Madugo. Pero yung pinag-uusapan natin na yan is just a proof of fund. Mm-hmm. Hindi pa po kasama dyan ang tuition, airfare, magagastos nyo ninyo sa medical, at saka sa biometrics. So, that's an... At saka yung IELTS nyo pa pala. So, that's an entirely different discussion. We would discuss that into detail sa another video po sa POF. So, now gather all your documents, the bank certificates, the bank statements. If you have cars, yung ORCR niya, so that can be included to your financial assets or your home tie. If you have properties like townhouses, condo, house and lot, or mga hasyenda nyo, ganon. Ipakita nyo lahat yon, kunin nyo lahat ng land title ninyo, updated na tax declaration ng lupa, ng property ninyo, kailangan yon. Dapat updated po ang pagbabayad natin ng tax ng mga lupa-lupa natin, yan, mga kayamanan natin sa Pilipinas. So, yun na nga po. Yun yung magagamit natin sa proof of finance, or proof of funds, or POF, and also for your home ties. So once we have all of those documents, sabi ko sa inyo, mahaba to, di ba? Data gathering pa lang yun, document gathering pa lang yun. Actually, the application itself, mas matagal po akong nag-gather ng documents kaysa sa mismong pag-lodge ng application namin. Madali na lang po yun. Ayan. So make sure that prior to all of this, you have your documents prepared, you are prepared financially and emotionally. Mm-hmm. And also physically, guys, kasi trabaho nga dito sa Canada, mababasa nyo, mapapanood nyo naman doon sa mga videos namin before. Hirap ng work dito. Yes, sobrang hirap ng work dito.
Kaya you have to be prepared physically as well and also spiritually. Kailangan may lakasan nyo yung faith ninyo. During the application, hanggang pagpunta nyo dito, kailangan nyo talaga ng strong faith kay God. Yan, diba? Prayers lang. Yes, matinding prayers. Nung ano nga, patalastas lang ha, nung unang linggo ko sa Tim Hortons, ang sakit ng buong katawan ko, naiiyak na ako, nag-iisip na akong umuwi ng Pilipinas, bakit na ako nandito? Alam niyo yun, parang yung katawan ko, yung braso ko, yung legs ko, kasi nakatayo ako ng matagal, and then you have to really, magbubuhat ka talaga, hindi pwede talagang martyr dito, kaya you guys, be prepared sa magiging buhay niya dito sa Canada. Masaya, pero sobrang mahirap. Worth it siya, guys, pero paghihirapan niyo talaga siya. So, yun na. Also, guys, before I forget, isa sa pinaka-importanting document na kailangan nyong i-upload, isa sa pinaka-importante ha, na kailangan nyong i-upload is yung letter of acceptance ninyo sa school. So, ano ba yung requirement para makakuha kayo ng letter of acceptance sa school? Yun, kaya sinabi kong kailangan nyo ng high school diploma, TOR, college diploma, TOR, kasi yan po yung i-upload ninyo or ibibigay ninyo sa school para bigyan kayo ng LOA. Ano po yung mga school na i-consider ninyo sa pag-apply as an international student? Siguro yung mga things that you have to consider if you're gonna be applying as an international student here in Canada is, number one, saang province ang gusto nyong puntahan, diba? Kami, personally ako, kung tatanungin nyo ako, ang gusto ko talaga sa Manitoba. Ayoko doon, malamig. Sobrang lamig, like negative 30, feels like negative 40, mga ganun. Maganda dito sa Ontario, katamtaman lang yung weather. Oo, katamtaman lang pero sobrang nilalamig na kami. Paano pa kaya sa Manitoba, di ba? Pero the reason why I considered Manitoba initially is kasi yung PR pathway. Si Manitoba kasi, since na probinsya po siya, malayo siya, malaki yung chance mo as an international student to apply for a permanent resident doon. Kasi meron talaga silang binibigay na pathway for international students. Mas pabilis pa kumpara kung dito kay Ontario. Kasi yung competition eh, malaki yung competition dito sa Ontario. Ang dami-daming Pilipino dito, ang dami-daming international students dito. Kasi number, yun nga, yung weather, tsaka yung location, maganda, ganun. So, sobrang taas ng competition. Aside sa, mataas din yung cost of living. So, consider the province where you want to study. Kung may pamilya naman kayo sa mga lugar na yon, go for it since mababawasan yung expense ninyo. Also, consider yung school. Kasi may mga school na hindi ino-offer yung program na applicable sa inyo. Ano po ba yung mga program na applicable sa inyo? Iko-consider po dapat ninyo yung natapos ninyo or kung ano yung school background ninyo. Kunwari, kung nursing graduate ka, dapat in relation sa health yung kukunin mong course dito. Kunwari naman, HRM graduate ka sa Pilipinas, dapat yung kukunin mo connected din sa natapos mo dito or connected siya sa work background mo. Ako kasi, I'm a communication arts graduate sa Baguio. And, pero hindi ang kinukuha kong course dito is a postgraduate sa International Business Management, which is napakalayo sa natapos ko, di ba? Kasi yung work background ko is more on sa admin. So, puro ko mga ano, managerial task or work task, mga administrative jobs. So, yun yung mga naging work background ko. May mga, alam ko yung mga sa business, ganon. So, yun nga, kaya nakatanggap ako ng LOA. Justifiable naman na yun yung kukunin kong course. So, yun yung advice ko, guys. Make sure that there is a connection sa natapos nyo or sa work background nyo before applying for an LOA. So, pag-isipan nyo mabuti. Do your research, guys. Magbasa-basa kayo kung ano yung ano dyan. And pag-isipan nyo mabuti. Also, consider prior to applying is yung tuition na baka-importante nun, guys. Mahal. Oh. Madugo. Masakit sa bulsa ang tuition dito sa Canada. Times 3 siya sa normal tuition fee ng mga citizens dito or mga PR. Kunwari, ang tuition lang nila is 2,000. Ang binabayaran nating international students is almost 7,000. More than. Oo, ganun. So, isa yun sa mga kinonsider ko na sa pag-apply ng school. Kaya, napunta ako dun sa school ko, which is Lambton College. Isa po siya sa my cheapest tuition sa dito sa Ontario. So, per sem, I'm paying 7,000 plus.
Canadian dollars every term. So every term is 4 months. So every prior to matapos yung term, kailangan magbayad ka kaagad. So ang bigat kasi if you're gonna convert that into peso, that's less than 300,000, 270 to be exact. Depende sa exchange rate. So kailangan mo magpalabas ng 270,000 every after 4 months. Or hindi, actually 3 months lang eh. Kasi 1 month prior to the next intake, you'd have to pay your tuition. So another thing, so yun yung ko-consider niya, tuition. And another thing that you'd have to consider is yung school schedule. That's also the biggest, that's the biggest reason why I chose Lambton College. Kasi aside from having the lowest tuition, the school schedule. So I only attend school 3 times a week, half a day, guys. So tatlong beses sa isang linggo, kalahating araw lang ang pasok ko. Which is very ideal for me since I have enough time to, you know, magtrabaho. 20 hours lang ha, pwede ako magtrabaho. Tapos I can do research sa mga paper research. I mean sa mga research na kailangan sa school, assignments, reviews, sa quizzes kasi baka po ang akala ninyo pag pumunta kayo dito eh joke-joke lang maging international students. Hindi po. Kailangan pinapasa niyo yung grades ninyo. For some other schools, they have like 5 days scheduled na papasok sila. Mondays till Fridays. Tapos hati-hati pa yung oras nila. Ako kasi tuloy-tuloy. From 2:30 ka, di ba? From 2:30 to 8:30, minsan 9 o'clock. Depende kung na-feel nung professor namin na magdaldal lang medyo matagal. So, tuloy-tuloy yun. Sa other schools, hati-hati siya. Pasok sila umaga, uwi sila. Pasok sila tanghali, uwi sila. And that's for 5 days. So, medyo hindi ko gusto yung schedule. Kasi, bago naman kami nag-apply talaga dito, nag-research talaga muna ako. Kasi, ayoko nang basta-basta. Dapat, yun ang gawin nyo, guys. Huwag yung bara-bara dahil lang si kakilala mo si ganito, nagpunta na rin doon, punta ako doon, sunod ako doon. No. Iba-iba po ang sitwasyon natin, iba-iba po ang natapos natin, iba-iba po yung background natin. Kaya piliin yung mabuti kung saan school kayo pag mag-apply para sa study permit ninyo. Now, that's just for LOA, guys. So, wala pa tayo sa application. In addition sa lahat ng documents sa sinabi ko, kailangan nyo yung LOA. Now, let's go to the most important letter that you're gonna be making for your, sa entire life mo. Yun yung po yung SOP or what we call the Statement of Purpose. So, once you obtain your LOA from the school you've applied to, now you have to make your SOP. So, SOP, it should answer the VO's questions like, number one, ano yung background mo? Sino ka? Pero sobrang iksi lang yan. So, I would suggest na dun sa work background ninyo, konti lang, huwag yung ginawa yung buong talambuhay nyo na dun. Diba? O masyado mahaba, mabobore si VO sa pagbabasa nun, si visa officer. Kaya, konti-konti background lang na feeling nyo magiging related siya sa application ninyo. So, yung questions ni VO is, bakit yung course na yan? Number one. Number two, bakit yung school na yan? Bakit mo pinili yung school na yan? So, kailangan depensahan mo rin yan. Number three, bakit sa Canada? Kasi po, meron pa pong ibang bansa. Bakit hindi sa Pilipinas? Mas mura, di ba? Bakit hindi sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, sa US, sa UK? Bakit of all the countries na available for an international study, you chose Canada? So, why Canada? And then, the last, another question is, yung home ties ninyo. Ibig sabihin, ano pa ba yung babalikan nyo sa Pilipinas? Baka naman kinarga nyo na yung buong bahay ninyo, kasama yung buong pamilya mo. Tapos wala na kayong babalikan sa Pilipinas. So, big no-no yan, big no-no. Kailangan ma-prove ninyo na may babalikan kayo sa Pilipinas. So, what we used as our home tie, na sinami ko dun sa SOP namin, is yung mga anak namin. Naiwan sila sa Pilipinas. Nakakalungkot lang, pero para actually, sa kanila. Pwede namin silang isama sa application namin. Kasi marami naman pong mga Pilipino na international students na nag-apply dito. Kasama talaga yung mga anak nila. But for us, personally, we chose to leave them there for the meantime lang ha. Meantime lang to, hindi to, kukunin din namin sila. Pansamantala, kasi we are
we are sure naman na may nag-aalaga sa kanila na mahal na mahal sila. Malit pa kasi yung bunso namin. Kaka-two years old pa lang niya. So parang hindi kung nag-adjust kami dito, tapos kailangan namin parehong magtrabaho, tapos may maliit kami, parang baka mahirapan sila. Pati kami, mahirapan din kami. So medyo hintay-hintay lang at tiis-tiis lang po ng konti. Pero sa mga Pinoy po, mga kababayan natin dyan na nagtatanong kung okay lang ba nakasama yung pamilya, yes, okay na okay po yun. Family reunification dito sa Canada. Napaka-importante ng pamilya dito sa Canada. Kaya maiintindihan ni VO kung gusto mong isama yung pamilya mo. Pero kailangan mong banatan ng matinding explanation yon dun sa SOP ninyo. So, yun nga po, home ties. Another home ties that you can use is yung mga property po ninyo. Di ba nabanggit ko yun kanina? May babalikan po kami ditong kaharian sa Pilipinas. Ganon. Asyenda. May babalikan kami ng asyenda, palasyo, ganon. May babalikan akong jowa boss. Tapos may babalikan akong mga anak ko, pamilya ko, nanay ko na senior citizen na. So, yun yung mga pwede niyong gamiting home ties. Or, pag kunwari, currently working kayo dyan sa Pilipinas, tapos mag-aaral kayo dito. Tapos, willing naman si employer nyo na tanggapin ulit kayo pabalik dun sa Pilipinas. O, humingi kayo ng letter of recommendation from that employer na that employer is willing to, they are willing to accept you back into the company with the possibility of a higher position once you get back from your international study. Because that would be an asset to the company again, itself. Kasi, parang marami kang natutunan dito, diba? And you can share it with the company. They can use it to their advantage as well. So, yun po yung mga home ties natin. And then, ang isa sa pinaka-importanting ilagay nyo dun sa SOP ninyo is, pagod na ako ah. Proof of funds, POF. So, dun sa letter, include nyo po yung breakdown ng pera na nagastos din nyo sa application, nagastos din nyo sa tuition, at yung babaunin nyo po dito papunta sa Canada. So, kailangan maipakita nyo po lahat yun dun sa statement of purpose ninyo or sa SOP ninyo. Now, just a rewind to the documents that you guys need for the application. You would need the personal documents, your school documents, your work documents, NBI, yung pictures ninyo for visa, passport size, Canadian visa, the medical, which is upfront. I will discuss that later, yung upfront medical. Also, the LOA, that's the letter of acceptance from the school, and your SOP, or your statement of purpose. Along with that are the required IMM forms na nando doon sa website. It should be there. If you're gonna be doing an online application, sasabihin naman sa'yo kung anong IMM forms ang kailangan mo. So, yun na nga po. Now, with regards to the medical, you can do an upfront, as I've mentioned earlier, or you can wait for the request from VFS for you to get the medical. What we did is an upfront medical, and we went to Baguio for Baguio. That. So we went to National Health Systems Baguio. We paid 11,600 per person. Oh, for the medical. But that's for 15 years old and above. There's a different price for kids on a different age bracket. We will post that later on this video as well. Para hindi na mapahaba. So, yun na nga, si medical. Now, there is an additional exam required for us. Kaya, nadagdagan pa yung 11,600 namin. No? Kasi, kailangan namin magpa-exam for HEPA. HEPA. Kasi may, butas. Saka tattoo. Yung laki ng butas ng tenga niya. Charot! Kasi, nakita ni Doc yung butas ng tenga niya na nagsara na dito. Kaya, pinarequire niya. Bumalik pa ulit kami nung, pero same day naman, punta kami doon. Bumaba ulit kami, tapos nagpa-exam ulit siya para sa HEPA. Nga, pag once na nag-gather nyo na po lahat ng documents, prepare na po kayong mag-lodge ng application ninyo. May mga tao po, kumukuha sila ng help through an agency, a consultant, a Canadian consultant. Hindi lang basta-basta consultant, guys. It should be a Canadian consultant or an attorney.
yung attorney ng nandito na sa Canada. But if you're gonna ask me, you can do it by yourself. Mag-DIY kayo, mga kababayan. Kasi doable naman ang DIY. Tingnan nyo, DIY kami. Mm. We were able to do it by ourselves. And we got an approval. Diba? May mga tutulong naman sa GC. Oo, may mga maraming group chat, maraming Facebook group. Marami kayong masasalihang Facebook page where you can gather information, you can connect to a lot of Filipinos all around the world who's also aspiring to come here to Canada as an international student. Connect with them, help each other. We help each other. Mm. So there's a community in Facebook where you can reach out to a lot of Filipinos. Mami Lane. Oo. Hi, Mami. Hi, Mami Lane. Yeah, si Mami Lane ang napaka-instrumental sa application ko. Isa siya sa hindi bumitaw sa akin at tumulong sa akin during my application. I love you, Mami Lane. So, yun na nga. So, once all those documents are ready, so, pwede po tayong mag-lodge ng application natin. Diba? So, lodging of an application, there are three different different ways to lodge an application. Meron po tayong regular paper-based, meron tayong regular online, which is yung ginawa namin, and meron po tayong SDS or Student Direct Stream. Now, what's the difference between the three? Sa regular paper-based, you'd have to go to VFS Makati personally, give your documents, all of them, including your biometrics, kasi upfront biometrics na siya. You can also do upfront medical if you want. And then all the IMM forms or the immigration forms na required, which is makikita nyo po lahat ng mga documents na kailangan nyo sa website na ito, na makikita nyo dyan. So, all of them, sa paper-based kasi, ang advantage ng paper-based is you can give as many documents as you want para ma-prove na legit na international student ang application ko. So, pictures, family pictures to strengthen your ties, yung proof na you guys are married, you guys have kids, or you guys are common law partners. Common law. Accepted po dito sa Canada na pumunta kayo as common law partners. Meaning, hindi po kayo kasal, pero may proof po kayo, strong proof, na prior na mag-apply po kayo papunta dito sa Canada is common law partners na kayo. So, meron din pong mga pumupunta dito na same-sex. Na common law. So, marami po kaming mga kakilala na nakapunta na dito sa Canada na same-sex. Na-prove po nila na talagang yung kailangan nyo kasing i-prove na yung relationship nyo totoo talaga siya. Hindi pumunta lang kayo dito na parang wala lang, ganun. So, one of the, yung mga proofs na pwede nyo gamitin, pictures, love letters, testimonies from friends, kung nagpapadala siya sa'yo before, yung mga, kunwari na sa ibang bansa siya, remittance, mga joint properties, joint bank accounts, any proofs that you guys are common law partners for a year. A year lang naman. So, that's it. Back into the application process, yung sa regular paper-based nga, yun. So, punta lang kayo kay VFS Makati, bigay nyo lahat ng papel nyo, and then just wait for the result. So, you have to create a GC key account sa website na binigay namin sa inyo. That is how you can track your application status. So, makikita nyo rin dyan, just sa website na yan, makikita nyo GC key. Type nyo lang, lalabas na yung GC key. So, for the three ways of application, you need to create GC key or GC key account para makip-track nyo yung application ninyo kung ano nang nangyayari. So, that's paper-based. Now, regular online application, which yung ginamit namin, yun yung ginawa namin kasi mas convenient siya. Kasi nasa probinsya kami noon, nasa Isabela kami. So, malayo. Oo, malayo. Ayoko nang pumunta sa Manila. Magastos pa. Mga traffic pa. Kapagod. So, ang sa online naman, doon sa mismong website na yon, once na you created your GC key account, you can start your application from there. I-upload mo lang lahat ng IMM forms, mga documents na binanggit ko kanina, yung pictures, yung NBI mo, yung proof of funds mo, lahat ng mga nire-require doon nando doon. But the thing is, ang pangit lang kasi sa regular online is may size na allowed na pwede mong i-upload. Bago, yun lang yung kayang tanggapin. So, napaka-limited ng documents na kaya mong i-provide. Ngayon, kung sobrang daming kailangan mong ipakitang proof or documents, I suggest na regular paper-based na lang kayo. Kami kasi, marami din kaming naging documents na kailangan i-submit. What I did is, I
I compressed all the files using I Love PDF. So you will see that there. I Love PDF. ilovepdf.com. So yun ang best friend ko during the application, since I have to compress all the files para ma-upload ko siyang lahat, including the pictures. So what I did is, although pwede mo namang i-compress as far as I know, si JPEG, I converted all the pictures into PDF, and then PDF, I compressed it all. Since medyo marami-rami akong kailangang upload na documents. And luckily, I was able to supplement all, I mean, to satisfy the VOs with all the documents I was able to upload that time, since we got approved, right? So yun na nga, yun yung online application. So online application, we did upfront medical pala. Sorry, I forgot about that. Sa upfront medical, I mean sa medical kasi, it can be upfront or upon request ni VFS. Kami kasi nag-upfront medical kami, but we strongly suggest that you guys do an upfront medical instead of waiting for the VO to request for you to get a medical. Why? Kasi kapag po may nahanapan sila sa inyo na lung scar, napaka-common po na naging problema yun ng karamihan. O hindi naman karamihan, pero marami akong nabasa na yun yung naging problema nila, kaya medyo natatagalan sila sa kailangan nilang i-atras ulit dahil kahit nung pansin nyo, hindi naman sila nagkaroon ng TB na case. Kahit nung bata sila, wala sila naging ganun. Pero yung mga ubo-ubo lang po na nagtatagal, nagkakaroon po ng scar yung lungs natin. So, makikita po kasi yun sa x-ray. Eh, unfortunately, napaka-sensitive po na ni Canada when it comes to lung scar. So, kapag may nakita sa medical ninyo na meron kayong scarring sa lungs, i-re-require kayo for a second x-ray. Which is e-schedule na naman nila yun. So, magkano nagastos natin? Sa medical, well, nagpa-medical kasi kami sa Nationwide Health System sa Baguio. Oo, malapit lang po siya. Kung taga Baguio po kayo, BGH, katabi nun, Petron, 7-11. Tapos 7-11. Tapos sumunod na po doon yung National Health Systems. Sa National Health System po sa Baguio, you can do an appointment or you can do walk-in tulad namin. Maaga kami nandun. Oo. Nandun kami magang-maaga. 7 o'clock ng umaga nandun na kami. Kasi kapag hindi, dahil wala kaming appointment, ang haba ng pila. Bring your 2x2, your passport. So, yun yung mga kailangan yung dalhin to. And also, your letter of acceptance, your LOA from the school. Ano pa ba? So, yun na nga. Yun na yung medical na kuha namin sa Baguio. Meron din po sa Manila, IOM and St. Luke's. So, yun yung mga accredited ng Canadian government for medical para sa mga nag-a-apply ng visa. So, meron tayong IOM, St. Luke's, and National Health Systems. Meron din sa Baguio. Yun na po. So, after you have all of those documents, guys, I know, parang dito sa discussion na to, napakarami, napakahaba. Trust me, totoo din. Napakarami, napakahaba. Napakahabang proseso. So, once you have all of those, you can now lodge your application. And let's go to the process of lodging application, which would be on another, sa second video ko. Guys, we need a part 2 for this because I know. So, susunod na video na lang. Sobrang medyo sobrang haba na. So, we'll cut this video and then we'll make another one, part 2 for the lodging of application. So, please subscribe, like and share if feeling niyo po napaka-informative nitong or informative tong video na ginawa namin para sa inyo guys. And also wait for the next video para po sa katuloy po ng student visa application namin. Maraming salamat. Bye. Bye.